Siritsit, alibangbang, salagintot, salagubang. Masarap daw ipanlaman tiyan, masustansya sa bitamina at protina. May dalawa ritong uri ng salagubang. Ang salagubang puno na may itim na balat na may batik-batik na puti. Mabalahibong mga paa at maliliit na mga mata. At salagubang lupa na may mapulang balat at malalaking mga mata. Mas malaki rin ang ulo nito kaysa sa salagubang puno. At take note, ito raw talaga ang masarap iluto. Ayun. Maya-maya lang, sige lang sila ng sige sa pandadakma kahit pa kumagat na ang dilim. Ang mga nakukuha nilang salagubang, isinisilid sa mga galon. At matapos ang halos 3 oras na paghahanap, nakahuli sila ng mahigit 100 salagubang. Mahina rin yung labas nila ngayon. Pero okay na rin to sa nag-iisang ng huli. Tatabanga eh, oh. Kinabukasan, mismong ang kapitan ng kanilang barangay na si Ernesto ang magsisintensya sa mga nasa kote. Ang hatol, gawin ang mga itong kinamatisang salagubang. Sikat pong luto po dito sa amin sa Barangay Pupulon, kinamatisan, gigisa po sa kamatis, saka po adobong salagubang. Tinanggalan muna ang mga ito ng paa at pakpak. Pagka po naluto na, malasang malasa po yung nasa loob niya. Pagkatapos, handa nang lutuin. Iginisa ang bawang at sibuyas. Sunod na inilagay ang hiniwang kamatis. Nung lumambot ang kamatis, inilagay ang salagubang. At saka nilagyan ng pampalasa, pinakuluan. Sa loob ng 15 minutos, ready to serve ang kinamatisang salagubang. Napakasarap. Parang karneng baka. Si Maylin naman, basta lutong ginataan, siya raw ang lapitan. Pero ang talagang most requested daw ng kanyang mga anak, ginataang salagubang. Pagka yung ayaw na po nila yung adobo, yung kinamatisan, nanay yun namang ginataan, sabi nila. Kailangan ng sibuyas, bawang, liver spread, bell pepper at kakanggata. Iginisa ang sibuyas at bawang. At saka isinunod ang salagubang. Hinalo-halo, nilagyan ng mga pampalasa. At gata. Hinalo-halo muli hanggang matuyo at manuot ang gata sa mga salagubang. Inilagay ang liver spread, bell pepper. Ilang sandali lang, pwede nang ihain. Crunchy siya pero gatang-gata. Tamang-tama sa pang-ulam sa kanin. Pwede rin siyang pulutan. Para naman kay Carmen, ang masarap daw na luto ng salagubang, yung maasim-asim. At ang perfect daw na pampaasim, mangga. Parang mas masarap siyang pang-asim. Mas masarap pa sa sinigang na baboy. Naggisa muna ng sibuyas at bawang. Inilagay ang salagubang, hinalo-halo. At saka inilagay ang ginayat na mangga. Sinabawan ng kaunti. Dinagdagan ng pampalasa. Sa mga nangangasim na dyan, tikman ang minanggahang salagubang. Lasang lasa yung mangga niya. Tsaka mataba yung salagubang. May nyam-nyam. Dito naman sa Barangay Parada, Santo Domingo, Ilocos Sur. It's raining salagubang. Ang mga salagubang kasi o abal-abal kung tawagin dito, niyuyugyog sa mga puno. Delicacy ito sa Ilocos.
Ang lulutuin ko ay pininyaang abal-abal. Nilinis ang mga abal-abal. Tinanggalan ang pakpak at paa. Pinakuluan hanggang 10 minuto. Naggisa ng bawang at ang pinakuluang abal-abal. Ibinuhos ang suka, toyo at paminta. Nilagyan pa ng pineapple chunks. Manamis-namis at crunchy. Pininyahang salagubang. Ang lasa ng abal-abal, kasing lasa ng isda. Manamis-namis, may kunting alat. Pwede rin daw itong sahugan ng carrots at tomato sauce para maging pochero. Consider just exotic food yun kasi it's only once a year na natitikman at saka masarap kasi. Yan yung kinakain kasi na pampalakas ng katawan kasi nga pure na parang puro na protein yun. Ang salagubang o June beetle ay isang uri ng insekto na madalas matagpuan sa mga puno at pati na sa ilalim ng lupa. Sa Pilipinas, marami tayong salagubang. Actually, we have about 112 families in the Philippines and dumadami pa sila. Ang ilan sa mga ito makikita sa Cebu, pero hindi sa mga puno at palayan, kundi sa mga ipina-frame ng architectural at travel photographer-blogger na si Stanley Cabigas na kilala sa tawag na Estan. Ang koleksyon daw ni Estan ng mga salagubang umabot na sa mahigit 5,000 mga uri. Taong 1994, nung nagsimula siyang mangolekta ng salagubang, pinag-aaralan din daw niyang mga ito. Ang koleksyon ko has around 2,000 species plus. The bulk of the collection comes from Bukidnon. Well, of course, Cebu, Luzon, especially in Quezon. I've been to in Samar, in Leyte, in Bohol also. Meron din siyang Atlas Beetle o Chalcosoma Atlas. Nakakatakot tignan, pero harmless daw. Isa ito sa mga pinakamalaki sa Pilipinas and namamahay ito sa mga bulok na kahoy. Sa lawak ng kanyang koleksyon, contributor na rin daw si Estan ngayon sa mga bagong tuklas na species ng beetles. Sa Lapaz, Iloilo naman, ang salagubang pinaniniwalaan ng ilan na nakagagamot daw. Ayon sa tribal shaman o manggagamot na si JB, nakagawian na raw ng ilan sa kanilang probinsya na gamitin ang salagubang para sa muscle disorder gaya ng pagkapasma at protein deficiency. It is an old traditional alternative shamanic or folk healing type of medicine, long forgotten. And then, natutunan ko yan sa isang manggagamot din na isang katutubo na tinuro sa akin. Kailangan lang daw ng baon ng nyog na merong isang mata. Kakailanganin din ng dahon ng pakubol. Ang kukunin natin dito ay ang tip nito. At bark o balat ng puno ng tagubalik. Ang una nating ilalagay ay ang tinatawag na coco beetle na kulay itim. Puputulin natin ito yung ulo niya. Kailangan lang natin dito yung katawan niya. Ito po ay parte ng salagubang na bituka po ito. Itong salagubang ay nakuha sa tamang panahon or tamang oras. Kadalasan ay Holy Week or Kwaresma po. Sa unang ulan ng Mayo raw ito pakukuluan, kasamang iba pang mga sangkap. Paniniwala kasi nila na ang unang ulan ng Mayo may basbas ni Mama Mary na pwedeng maging healing water. Sa pagkain ng beetle, we have a lot of dangers also to consider. No, one is the risk of bacteria, yung nandun sa gut ng mga beetles. Another is kung saan sila nakuha, lalo na kung ito ay contaminated. Another risk is allergens, no? So yung may mga allergies. So maaari silang mamatay just in case magkaroon ng reaction sa katawan nila. Sit, sirit, sit! Alibangbang sa lagintot sa lagubang. Malamang nandidiri at natatakot dito ang iba. Nakakapangilabot naman kasi ang itsura. Paano na lang kung kakainin pa? Napakasarap! Pero para sa ilan nating mga kababayan, ang mga salagubang, biyaya ng kalikasan.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.